Kahit anong paluin mo, basta di ka nawawala. Yun po, mga di basta-basta. Tuturo tayo ng konting ng basic kung paano mag-drums, steps o mga kung ano mga kailangan gawin bago mag-drums. Okay, game. Kailangan ko wala akong upuan. Okay, game. Una mo kung kailangan matutunan ay yung parts ng drums. Ito ang hi-hat, crash, snare, tom, floor tom, ride, flash, kick. Yung bass drum, tinatawag din yun na kick. Sa mga cymbals natin, meron yung tinatawag na bell. Ito yung mismong ride, ay yung crash. Kung nasa pinakamaliit, ginagamit din yan, tawag dyan bell. So, bell. Pati yung sa ride, bell yan. Turo mo kayo ngayon kung paano ang tamang paghawak ng drumstick. Kailangan, pag gumawa ka ng drumstick, 1 inch yung dulo. Yung dulo mula dito sa ano mo, sa palad mo, 1 inch para ganyan. Pang support lang tong dalawa, pang support lang na para sa ganyan. Okay, gets? Ganyan ang parang paghawak, 1 inch yung likod. Ito, pang support lang siya ganyan. Yun. So, basic is, alam mo na yung parts, kick, meron tayong pedal sa ilalim. Para tumunog yung bass drum, yung pedal. Tsaka ito din, tinatapakan nitong, minsan tinatawag nila itong clapper. So, turo ko sa'yo is basic na 8 note. 8 note, tandaan mo. Yung sinabing 8 note, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Or 1 and 2 and 3 and 4. Meron. Ang proper na pagpalo sa hi-hat is push drop. Push drop. Technique. Ganito siya. Tawag dito, push drop technique. Push drop. Kaya tinawag na push drop. Ito yung push. So may mismong shaft. Ito siya sa gilid. Push. Tapos yung tip. Yung tip ng stick. Dito sa gitna. Push. Drop. Push. Drop. Kaya tinawag na drop kasi pag push mo, bibitawan mo lang siya. Palo na siya. Drop. So, ganyan ang technique na proper na palo sa hi-hat. Kasi, pagka puro ganyan, 1, 2, 3, 4, masyado maingay, lalo pag in-open mo yan. Diba? So, hindi maganda sa pandinig. Hindi rin maganda kung puro ganyan lang. Diba? So, maganda kung 1, 2, 3, 4 lang. So, practice mo lagi. Magkakataw ka sa hi-hat. Push drop. 1, 2, 3, 4. So, yun. Ganun lang, basic. Paglipat mo naman sa ride, ganun din. Sa gitna, 1. Ang end mo, yung bell. 1, 2, 3, 4. Gets mo? Trick na kita mo yung ano, yung variation, yung pag-iiba-iba ng tunog. Diba? Hindi yung 1, 2, 3, 4, 5. Diba? Kaya mo. Tsaka ganyan. Saan sa tayo na? So, mas maganda ako. 1, 2, 3, 4, 5. Diba? Mid-end, natawag ko na variation. So, kung mapupunta ka sa hi-hat o sa ride, push drop. Gagawin mo naman, ito tuloy-tuloy lang ito ah. Ito ang iyong metronome. Pag sinabing metronome, yun yung nagbibilang sa'yo sa buong kanta. Siya yung nagbibilang, hindi siya tumitigil ng pagbilang para hindi ka mawala. 1, 2, 3, 4. So ang gagamitin muna natin ngayon, hi-hat, saka kick. Ngayon lang, ngayon muna. Saka na tayo dumagdag din sa iba sa susunod na mga lesson natin. So, pagka natutunan mo na itong tatlo, pwede ka nang makakabukan na ng isang buong manta. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3
Gets ha? Pagka 1, hindi gets ha, yung push lagi yung una. 1 and 2 and 3 and 4. Kasi yun yung bilang eh, yung 1, 2, 3, 4 eh. Yung end, eto lang yun, additional lang. So, dagdagan na natin, dagdagan natin ng 8. Yung 8, lagi yung sinasama sa 1. Sa 1 muna. 1. Kasabay ng 1 yung kick, lagi mong tandaan, kasabay ng 1 yung kick, 1 yung kick. So, dagdagan natin. Dagdagan natin ang snare. Yung snare, lagi ang sinasama sa 3. Pagka, ano natin. So, okay. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3. Pwede mo rin siya isama sa 2. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 2 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 and 4
ng kick, 2 snare, 3 kick. Kick ulit, 4 snare. Tama? Alternate na siya ngayon. 4 snare pa rin. 2 and 4 snare. Mali yung 3 kick. 1 and 2 and 3 and 4. Bakit? So, pagka nakuha mo na yung basic na yun, tuloy-tuloy lang. Kaya sa pabilis ng pabilis. O, simulan natin. Master mo yan, nag-asap. Hindi na siya mawawala sa isip mo. Yan. Ikaw, sumuha mo. Go. Yan, ganyan lang. Ganyan lang yung bisa. Mabaga lang. Yan. Amen. Trap, trap. Hindi, ganyan. Push grab 1 and 2 and 3 and 4. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4. Wala, free tuloy. Kaya nandi lang mo. Dagdag natin yung 1 sa kick. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4. Para pag tinignan mo, madali. Pero pagka ikaw na, syempre, sa umpisa, ganyan din naman ako katulad mo. Nagsimula lang din ako na nanonood-nood, na nag-aaral kung paano ko ito, syempre. Ano lang, tsaga lang. Sa, alam mo yung concept kung paano ginagawa. Tsaka, isipin mo, totoo mag-imagine. Diba? Mari, alam mo naman yung, alam mo naman yung tunog eh. Papakinggan mo lang siya mabuti. Isipin mo, saan yung ilalagay yung kick, yung 1, yung 2, and yung sunod-sunod. Ganun lang, basta tuloy-tuloy lang to. Ito ang pinaka-importante sa lahat. Kasi ito yung magbibilang sa inyong lahat. So, tawag natin si kick. Si kick sa 1, 2 sa snare, 3 si kick, 4 si snare. So, medyo komplikado na. Kasi ilan na yung gumagana sa akin? Dalawang kamay at isang paa. Eh, may kabila ka pang paa na left na paa. So, kailangan lahat yan gagalaw. Pati yung isip mo, ano, talagang papapawisan ka, expect mo na na medyo mababarat yung buto mo sa pag-trap. Bago matapos ang video na to, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Kung may natutunan kayo at na-inspire kayo sa video na to. Ayan. So, okay, balik tayo sa lesson. 1, 2, 3, 4. 1 sa kick, 2 sa snare, 3 sa kick, 4 sa snare. 1 and 2 and 3 and 4.
nadagdagan ko ngayon si Kik para mas ma-inspire ka na paano ko gagawin, parang nagdadagdag na ng tunog, nag-iiba-iba na. So, tingin natin. So yun, sa mga ibig-tabasan na naman dyan, sana may natutuwa kayo sa video na to. At hanggang sa susunod na mga lessons na pwede kong i-share sa inyo, i-share ko. So huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Paalam!